Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga kapatid, noon sa panahon ni Adam, siguro tatlo lang mga utos ng Diyos sa kanila. Tatlo o dalawa. Unang-una, sinabi ng Diyos sa kanila, magparami kayo sa lupain ito. At gabayan ninyo itong lupa para magiging okay ang buhay nyo sa itong garden, itong lugar na bibigyan ko sa inyo. So sa panahon ni Adam at Eve, siguro dalawa o tatlo lang. Pagdating sa panahon ni Moses, mga sampo ang utos ng Diyos sa kanila. At dahan-dahang naging medyo marami, dumami ang mga utos ng Diyos sa kanila. Dahil alam ng Diyos, pag may tao na walang utos, parang walang direction sa buhay niya. Kaya alam niya itong eskriba noong lumapit niya kay Jesus at tinanong niya si Jesus kung anong pinakamahalagang utos sa kanya. Ngayon, tayong lahat sa buhay natin meron mga utos, di ba? Minsan mga asawa sasabihin sa asawa niya, when you go out, make sure you come back at 10. Sasabihin sa mga anak, pag lumabas ka, dapat nandito ka, 7 p.m. Huwag mong sumali sa mga barkada na medyo iba ang ano nila. Dami mga utos sa bahay, sa tahanan natin. Mga libraries, mga bookshops, meron mga 10 rules for life, 12 rules for life. Meron mga 12 rules for remaining healthy. Ang dami mga ganyan na mga utos sa buhay natin ngayon. Dahil alam nating pag meron ganyan na utos, magiging siguro direction sa buhay ng bawat isa. Itong sinabi ni Jesus sa kanya, ito'y ay ang kanilang dasal. Dinggin ninyo, O Israel, hindi lang utos, kundi isang dasal. Sa kanilang tradisyon, pag gumising sila, ito ang dasal nila. Bago sila matulog, ito ang dasal nila. Dapat mag-memorize lahat ng mga bata bago mag 12 years or 13 years. So itong utos, hindi lang utos, pero dasal din sa buhay nila. Masyad pinakamahalaga sa kanila. Pero mga kapatid, dinagdag si Jesus yung pangalawang utos. Kahit tinanong niya kung anong unang-unang pinakamahalagang utos. Pero dinagdag si Jesus the second part. Bakit dinagdag si Jesus? Dahil alam niya hindi kompleto ang unang-unang utos pag wala yung pangalawa. Dahil alam niya kahit sasabihin sa sarili mo, I love God. Mahal ko ng Diyos. Lahat na ginagawa ko dahil mahal ko ng Diyos. Mahal na mahal talaga ako ng Diyos. Hindi kompleto kung kahit na anong ginagawa mo sa Diyos, hindi kompleto pag wala kang tunay na pagmamahal sa iyong nakatabi mo. Pag walang ganyan, medyo kulang ang pagmamahal natin. Pero talagang sa buhay na nating bawat isa,
Pagdating sa kung anong price ng pagmamahal natin, alam natin bawat isa sa ilalim ng puso natin, minsan ang price ng pagmamahal natin ay hanggang ganyan. Pain. Pain talaga. Marami ang ay hinahanap ng tunay na pagmamahal, at kung hanggang ang search nila, ang hanap nila ay hanggang ganyan, nagkaroon sila ng pain, konting pain sa puso nila at sa buhay nila. But alam nating kahit na anong mangyayari, hindi kompleto ang pagmamahal sa Diyos pag wala ang pagmamahal sa tao. So ito'y ang dasal natin. Lahat ng mga utos sa mga anak ko, asawa ko, sa barangay, sa bansa, sa constitution natin, ang dami, hindi lang sampo lang, ang dami. Anong epekto sa puso ko? Anong epekto ng lahat sa pamilya ko, sa tahanan, sa barangay, sa simbahan? Anong epekto sa puso ko? Ito'y ang dasal natin. Ito'y ang search natin bawat isa. Panalangin natin sa misa na ito, sa lahat ng mga pamilya, para ang hanap natin, ang pagmamahal natin sa bawat isa ay magiging tunay kahit minsan medyo struggling tayo. Hindi kompleto ang pagmamahal mo sa Diyos pag walang pagmamahal mo sa tao na nakatabi mo. Kasi tayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga